mentions about good decision making. Let us come to the next part of our worship service. It's about giving. Some people say Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Sabi po sa unang panahon, kung meron daw po kayong mga farms, ng mga prutas, o makisa man yan, o palayan, the first fruit should go to the Lord. Ibig sabihin dati mo sa temple para ilalayo sa Panginoon. In our times, because hindi naman tayo lahat farmers, and it's about kung ano yung kinikita natin. So, the essence of this verse is about when we get our salary, dapat po mahiwalay ako para sa Panginoon. Hindi po natin ipag, we should not take for granted how we take a portion of our kung ano man ang mga blessing na tatanggap natin, dahil lahat yan ay sa Panginoon. Siya po nagbigay sa atin ng trabaho, siya po nagbigay sa atin ng kalakasan upang magkaroon po tayo ng mga blessing na natatanggap natin. So what happens when we give to the Lord? When we give to the Lord, our account is credited to our God. Ibig sabihin po, ang ating giving will become a sacrifice, a fragrant sacrifice that is pleasing to our Lord. So, yung work po ng Panginoon ay mag-benefit din po sa mga giving natin. So, it's very important po na magiging tapat tayo sa ating mga giving. Because giving is one of the greatest ways to prosperity. That is giving correctly, honestly, and faithfully. Magbigay po tayo sa Panginoon. Thank you, Lord, for the one of our progress, Lord, for answering our prayers,
giving us trials, Lord, to depend on you, Lord God. Maraming salamat that may trust in you, Lord. Just a prayer, Lord, of your people, your choice. Sa kagaganap po ng iyong isip na. Maraming salamat, Lord, and we bring you back. Thank you, Lord, that you have sent you, and we are still with you. Thank you, Brother Han. Alright, praise God. Marami po tayong bisita ngayon. At nice, maraming welcome. Kung pwede pong tumayo pag binagitan yung pangalan para pumanin po next namin kayo. Welcome po sa Filipino Evangelical Christian Church, si Christine Ruth. Pwede pong tumayo. Welcome po. And then, Jen K. Welcome po. Jojo, guys. Jojo, welcome. Jeremy Fernando, welcome. Simon Pansil, welcome. Si Allen Cañete, welcome po. Don't be surprised po kung may nangyari sa inyo. Nice po namin kayo kilala pa. At nice po namin kayo bigyan ng mga souvenirs. So, kung pwede po, sumama po kayo sa mga charity na mag-invite, mag-welcome po sa inyo ng mas malalim pa para makilala kayo. So, nalapit po sa inyo mga charity para kausapin kayo. Para po sa ating announcement for next week serving, ating preacher po sa next week ay si Pastor Robert. Si Rosario po natin ay si Brother Robert. Aba? So, Lynn, Sister Gigi, tayo sa offering Brother Jerry and si Joseph. And professor, si Sister Olive at si Brother Eddie. Fellowship in church today, Marcania, and next week will be Asheris Al-Jahili G-Groups. For a meeting again, this Sunday, 7:30, please, meron kayong time. Kung mainig kayo, matagal po ang Friday, meron po tayong maliit na worship service. Makapagpuri po tayo sa Panginoon. Hindi tayo makapag-pray. Makapag-worship din tayo sa ating Panginoon. Every Sunday, 7:30, maunahan po tayo ni Sister Ellen sa pag-preside at ating devotion si Brother Cesar. Again, isa po sa ating pag-respond po bilang Kristiyano ay ang paglago po natin ng buhay bilang Kristiyano. So, hindi po tayo lalago kundi tayo sasali sa mga G-groups. So, again, the leadership of APCC is inviting everyone to those who are not yet involved in doing growing G-groups. Mag-attend po tayo, hindi lang po ito simpleng Bible study na. Marami po tayong matutunan sa ating G-group. At mahalaga rin po yung meron tayong sense of belongingness bilang maliit na grupo. So, again, please, tawag na po sa mga nakapangalan niya. May mga telephone numbers sa inyong mga bulletin. Yung mga newcomers, gusto niyo po kung saan po kayo malapit sa mga lugar na labas na sa bulletin na sa slides. Ay makita niyo po yung mga lugar kung saan malapit kayo. Tumawag na po kayo sa ating mga elders or leaders na G-groups na nakalagay dyan sa slides. Again, important announcement po, meron po tayo again na annual Conqueror Planning Conference will be held on September 10. Final na po ito. Mag-umpisa po na 9 o'clock in the morning. So I invite everyone, once in a year na po ito. Alam ko po, marami pong lakad tayo. So please plan your mga outing, kung mayroon man, o gatherings, please. Total, hamahapa ng pong bakasyon natin. Siguro yung iba, 5, 7, minimum 3. So, i-alay po natin ang Saturday, September 10, 9 a.m. dito po sa Oasis Compound. I invite everyone to get involved sa meeting na ito dahil hindi po ito basta-basta bilang mga miyembro po. At dapat po natin mga malaman kung ano nangyayari sa ating church, kung anong financial status sa ating church, kung anong mga leaders, kung anong mga bagong structures na mapapakita natin. At higit sa lahat, mas malaman po natin ang history ng ating church. So, please, I invite everyone to book your schedule kung mayroon kayong conflict, kung mayroon kayong overtime sa September 10. Please, gawin nyo ng paraan para po pagkasama-sama tayo. But let's go ito at
Sigurado po marami pagkain at masaya po ito, masaya po tayo dito sa ating annual planning conference. This is your right na makialam para alam po natin kung ano nangyari sa ating church. And we have to, you know, evaluate din natin ating attendance, sino yung mga hindi na umattend, sino yung mga umalis na. Para alam nyo na rin, halimbawa, kakilala nyo yung mga gusto na listen, pwede po kayong mag-raise ng friend na ito, kilala ko to. May problema lang o may o napalay ng konti. So, maaari mo i-depend ang kanyang membership na hindi maalis. So please come on September 10, 9 o'clock in the morning onwards. So, mas maaga tayo mapunta, mas maaga tayo makatapos pag medyo marami na bang late. Ibig sabihin, laging ganun ang concept natin, lahat tayo puro late. Pero pag pumunta tayo ng 9, mag-upisa tayo ng 9:50, maaga din po tayo makatapos para magamit pa natin ang ating oras. Kasi yung iba, maaga, yung iba late, maaga late lang din lahat. Kasi hindi po maka-upisa yung kauna. So kung maaga tayo lahat, maaga tayo makapag-upisa, then we can save the later time para po sa ating mga personal na lakad kung mag-Dubai, Abu Dhabi, mag-Iraq, Afghanistan. So, may chance pa kayong magbiyahe, no? Okay? So please, makikusap po kami, mga eldership ng church, na pumunta po kayo at makialam po tayong lahat dahil ito po ang ating church. There will be a council meeting next Friday, September 2. Lahat po ng mga decos, council members, matin po tayo lahat. Meron po tayong mahalagang pag-uusapan this Friday. So, invite po ang lahat na umatid. And meron din pong meeting ang different structure groups na nila, ang service. Meron po kayong meeting after our worship service. Ang mission ng evangelism po, mga leaders lang po, may meeting tayo mamaya. Ang nurture ministry. Dito po hindi po to torture, ha? Nurture po. So, nurture ministers, may meeting din po kayo mamaya. Ang PW lang po walang meeting mamaya. Separate po ang kanilang meeting dahil malaking grupo po sila. So, ang kanilang meeting po ay I will be announced later sa kanilang pangunan ng Brother Spotlight. And additional announcement po, marami pa pong gustong mag-member dito. Alam po po, may mga lumalapit na lente. So, yung gusto mong mag-member, para po makasama natin sa annual conference, eh lumapit na po kayo sa kanya na sa inyong G-Group leaders para po ma-update ang inyong membership. Ay, kung wala kayong G-Group, lumapit po kayo sa mga elders o lumapit sa akin or sa pastor para makausapan po natin ang ating membership. Kasi hindi po lang balance enrollment yan. Meron din po tayong konting paliwanag, meron din po tayong konting explanation tungkol sa membership ng church. So, lapit lang po sa mga G-Group leaders. And marami pa po dito members na. Ay, may mga members dito na hindi pa po na-baptize. Meron din po pa-members na hindi pa na-baptize. So, para po ma-schedule natin ang ating water baptism, lumapit po kayo mamaya sa akin, uli kay Pastor, uli kay Sister Olive, para po nakuha po natin ang number na gusto magpa-baptize, i-schedule na po natin. Para po makumpleto na natin ang ating pagka-Kristiyano natin, ano? Magpa-baptize po tayo. Marami po dito, siguro. Ilang na nakapag-decide. So mag-decide na po kayo na magpa-baptize para po ma-list na natin at ang kompleto ng mga pangalan na gusto magpa-baptize. Wala na pa ka, sir? Wala na sir? Okay, thank you, people. And we praise the Lord for this season. We are about to experience a long vacation. Malapit na po yung Eid. So, praise the Lord for that. We always hear the truth and the praise that the greatest relationship that you'll ever have is your relationship with God. Amen po ba? Ang pinaka maganda, masarap na relasyon na magkakaroon ka ay ang relasyon mo sa Diyos. And we are really cherishing that. And that's the very foundation of our relationship with one another. And that relationship was made very costly and undermined by God. Ang Diyos ang unang
umpisa ng relasyon na yan at nagbayad ng relasyon na yan. He paid so expensive sa para lang umpisa ng relasyon na yan sa atin because it is His Son, Jesus Christ, ang naging kabayaran. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Ganon siya pa-committed sa relasyon natin sa na niya sa atin. Ano po? So God is so committed to us. No, the question is, are you committed to Him? Are you committed to Him? Pakitanong mo yung katabi mo, committed ka ba talaga sa Panginoon, kapatid? Committed ka ba sa Panginoon? Huwag sana committed ang isip mo. Pero maging committed ka sana sa Kanya. Okay? That's why we emphasize so much commitment in this church to commit yourself, to be a part of this family. Kaya yung announcement po natin nakita nyo halina because God is so committed to us. He's committed to provide our needs. He's committed to heal us. He's committed to keep us safe. He's committed to really see to it that our welfare while living here on earth is indeed in good standing. Ganun po ka-committed sa atin ng Panginoon. Some of you are even asking for some prayers. Nakakatuwa sapagkat last night sa mga G groups that we went to, really some concerns in their prayer requests. And some of the answers was really given by the Lord only this morning. Nag-message sila sa akin, praise the Lord. Pastor, sinagot ng Panginoon yung panalangin natin. Why? Because God is so committed to us. Amen po ba? Ganun tayo kamahal ng Panginoon. Again, it's not the question on the side of the Lord. It's always the question of our side. Are we committed to Him? No, kaya, kanina narinig po natin na sometimes we have to choose commitment over convenience. Unfortunately, the world is so leaning on choosing the convenience of this world. Pero hindi po sa mga anak ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat ang mga anak ng Diyos at ang mga totoo anak ng Diyos are so committed with His God, who loves Him so much. And serving the Lord really has a cost to pay. Kaya po, mapapasin nyo, and I think your presence in this place is already a proof that you are committed sa Panginoon because you can be somewhere else. Pwede nasa Dubai na kayo ngayon at nag-i-enjoy or pwede nasa Wadi kayo at nagtatampisaw sa sarap ng tubig. And yet, you have chosen to come this afternoon and show your commitment to the Lord. So you would like to be a part of this family and be committed in this church and have the privilege of serving the Lord, you can commit being a member of this church. Kaya po yung ating mga nagpapaawit, yung ating mga nagpapagin po dito, had really paid something, a sacrifice, to show their commitment and love to the Lord. Masarap paglingkod sa Panginoon kapag nag-uumpisa sa pag-ibig mo sa Kanya. Amen po ba? Hindi ka napipilitan. So, this season, let's show our commitment to Him, our God. At salamat sapagkat ang Diyos natin ay karapat-dapat na bigyan ng ating commitment sapagkat una siya nagmahal sa atin at nagpakita ng commitment. So, I may invite you right now please to stand up and we're going to pray. Tayo po'y mananalangin. Bilang pamukas, let us exalt the Lord who's really so good to us and so grateful to us by singing I Adore.
heaven high and lifted up. You are forever king. Your majesty. And whenever we think of these things, O God, we can't help but always be amazed that the God of the universe started this wonderful relationship with us. Isang relasyon, Panginoon, na nagbigay ng kahulugan sa aming mga buhay. That gives us, O Lord, the power to live a life that you have given us and you have designed for each one of us. Salamat, Panginoon, na kahit ang mga maliliit na bagay na kailangan namin desisyonan are becoming easy because of the truth that you have a plan for each one of us and your will. I just needed to be observed and obeyed. Salamat po, Panginoon, sa katotohanan ng buhay na meron kami ngayon. Ay totoong kaloob mo sa amin. That's why we're always assured and we're always secured no matter what happens, O God, sa aming paligid, sa aming mga hanap buhay, sa aming mga pamilya. We believe that our God is in control of everything. Panginoon, salamat kahit kung anong uri ng karamdaman. Meron kaming katiyakan, Panginoon, na kalooban mo po ay maranasan namin ang iyong kapangyarihan. At sa buhay na ito, Panginoon, ay maging makabuluhan ang lahat na aming ginagawa para sa iyo, Panginoon, ang Diyos. We thank you for an opportunity to worship in this day, O God, Lord, and we ask as we go out from this place that you will continue to be with us and manifest yourself through us wherever we go, even as we enjoy times that we are going to spend tonight and even this coming week. Samahan niyo po kami, Panginoon. Maluwalhati ka sa lahat ng aming gagawin. Pagpalain mo po, Panginoon, ang hahawakan ng mga kamay. That every work that you have provided for us, O God, ay mag-excel ang bawat anak mo at maluwalhati ka. And the people around us will see we have indeed a God who's alive and powerful. We pray for those who have concern, Panginoon, para sa lumahan ng buhay and still seeking for a job. Lord, let them experience, Panginoon, yung kabutihan mo sa kanila as you provide them the needed job. We pray, O Lord, for those who have problems and concerns for every relationships na meron sila sa loob ng tahanan. Father, you are the author of our families. You are the author of our relationship, Panginoon. And you have started a good work in us. And so I ask right now, in the name of the Lord Jesus Christ, pumagit na ka po, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga relasyon. Kayo po ang kumilos, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, as we surrender these things to you, God, everything will be put into order. Just as we have made the decision to surrender ourselves to you, accepting you as our personal Lord and Savior. Salamat, Panginoon, ito po yung aming pag-asa, ito po yung aming kalakasan at kagalakan. Now as we go out from this place, Lord, may we experience your Spirit that will continue to guide us and lead us even in making those decisions. Salamat po, Panginoon. Bless our mind together, O God. And we bring back all the honor and praise to you, for our God who deserves all these praises. In Jesus' name, Amen.